Sa matinding larangan ng military pilot or fighter jet pilot, ang panuntunan ay laging mga lalaki ang nangunguna. Pero sa kwentong ito, iba dahil isang 33 years old na Pilipina ay isa sa pinakamagaling na supersonic F-16 fighter jet pilot ng US Air Force at siya ay gumawa ng maraming combat mission sa Iraq. At siya si Captain Munisa Katunkan ng US Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Si Captain Munisa Katunkan ay doon pinanganak sa Amerika, pero ang kanyang mga magulang ay pure Pilipino at dating nakatira sa Pasay at Olongapo bago nag-migrate sa Amerika. Kamakailan lang ay na-recognize si Captain Munisa ng isang Asian Journal dahil sa kanyang pagpalipad ng US F-16 fighter jet. Ang F-16 ay isang state-of-the-art fighter jet sa US at si Captain Munisa ay pinakaunang Pilipina nang nagkaroon ng pribihiliyo at karangalan na magpalipad sa isang fighter jet na F-16 na minsan ay tinatawag na Viper. Ang Viper ay hindi ordinaryong eroplano dahil subok na ito sa maraming mga combat mission na sinasalihan. At ang F-16 Falcon o tinatawag na Viper ay isang high-performance weapon ng US at mga kaalyadong bansa dahil sa marami nitong experience sa air-to-air combat. At ang aircraft na ito ay nalampasan niya ang lahat na potential threat of a fighter aircraft. And its feature and offense and defense at ang kanyang weapons ay napaka-precise at kaya niya mag-perform in any weather condition. At ang F-16 or Viper ay malaking roles nito ang ginampanan sa maraming mga giyera kung saan involved ang Amerika lalo na sa tinatawag na Operation Iraqi Freedom. Ang fighter jet na ito, ang F-16 or Viper, ay napakakompligadong device ito kaya ang magpalipad nito ay isang highly qualified pilot with nerve of steel. At ito ang type na aircraft na gustong-gusto ni Captain Munisa Katunkan. Bago si Munisa pumasok sa elite US Air Force, sinabi ng kanyang ama na si Ramon Katunkan na gusto ni Munisa maging astronaut. Ito ay pagkatapos niya mapanood ang movie na Armageddon. At nung nasa sophomore high school pa si Munisa sa North Misquite High School, sinabihan ito ng kanyang papa na kailangan mo ng matinding hard work para matupad mo ang inyong pangarap. At sinagot ni Munisa na kaya niyang abutin ang kanyang pangarap. At hindi nawala ang dugong Pilipino ni Munisa kahit na sa Amerika ito pinanganak dahil ang paborito niyang pagkain ay adobo, apritada at kare-kare. At nung high school pa si Munisa ay palagi siyang nangunguna sa klase at nag-graduate siya as top valedictorian sa 693 na nanag-graduate sa Mesquite High School sa Texas noong year 2000. Kahit noong high school pa lang si Munisa ay napansin na siya ng US Coast Guard at inimbita siya noong 1999 doon sa Connecticut para kukunin siyang future helicopter pilot at pumunta si Munisa sa Connecticut para bisitahin ang US Coast Guard headquarters ng 2 linggo pero hindi naging interesado si Munisa na maging helicopter pilot. Ang gusto niya ay maging fighter jet pilot. Pagkatapos ng kanyang graduation sa High School Dallas County, Texas, si Munisa ay nag-enroll kaagad sa United Air Force Academy or USAFA sa Colorado Springs. At ang kanyang major ay Aeronautical Engineering at gaya ng mga kasamahan niya, sasabak din siya sa tinatawag na Undergraduate Pilot Training or UPT. Sa Amerika kasi, pag gusto mong pumasok sa US Air Force, dadaan ka muna sa tinatawag na UPT or Undergraduate Training. At dito hindi lang pumasa si Munisa, siya pa ang nagtatap sa lahat. At noong mga taong na yon na nasa Air Force Academy pa si Munisa, bukod pa sa kanyang gustong career na maging US Air Force, ay nag-serve din siya bilang squadron commander at naging Division 1 tennis player at naging glider instructor pilot at naging member din siya sa glider aerobatic team. Ito ang mga importanteng posisyon na kanyang hinawakan. At noong nasa academy pa siya, nag-graduate si Munisa noong 2004 sa kurso ng Bachelor of Science Degree in Aeronautical Engineering sa United States Air Force Academy. At dito napatunayan ni Munisa na natapos niya ang kanyang kurso as one of the top student pilot in her class. At dito siya nakuha na maging piloto either fighter or bomber aircraft. At pagkatapos ng kanyang kurso sa Moody Air Force, pumunta siya sa Lapin Air Force Base sa Del Rio, Texas
at Shepard Air Force Base in Wichita para magpalipad ng T-38 aircraft. Nung panahon ng kanyang training, dito natutunan ni Munisa ang basic flying formation, offensive at defense fighter maneuvering and surface attack bombing techniques, at dumaan si Munisa sa matinding pag-aaral at nilagay siya at sinubukan sa maraming iba-ibang stressful situation para pumasa sa training. From flying T-38 ay binigyan siya ng opsyon sa pagpili sa iba-ibang aircraft gaya ng F-15E Strike Eagle, Eagle sa Bisaya, at F-16 Fighting Falcon, at ang A-10 Warthog, at ang B-52 Stratos Fortress, at ang F-A-22 Raptors. At pinili ni Munisa ang F-16 Falcon or Viper. Dumaan si Munisa ng matinding training para mapahusay niya ang kanyang maneuvering skill para sa fighter jet doon sa Lyok Air Force Base, Phoenix, Arizona. At dito niya natutuhanan ang pag-control at pag-apply ng tactics para sa F-16 Fighter Falcon, at natapos ni Munisa ang kanyang training course doon sa Lyok Air Base with flying colors at kaparte siya sa tinatawag na Lucky Number 13 graduate. At si Munisa ay nag-iisang babae sa grupo na pumasa sa training course. At dito na commission kaagad si Munisa sa US Air Force sa ranggo na Sikal Lieutenant. At pinadala si Munisa as F-16 fighter jet pilot sa Iraq kasama sa 34 Fighter Squadron para magsuporta sa US Ground Troops sa Air Support Mission. At pagkatapos ng kanyang combat mission, pinopromote siya bilang captain sa Hill Air Force Base in Northern Utah, 30 miles or 48 kilometers north of Salt Lake City, Utah. Si Captain Munisa Katunkan ay bagaman isang Amerikano, pero may dugong pure Pilipino, at daladala niya ang bandila ng Pilipinas sa kanyang puso. Pride siya sa bansa na kanyang narepresenta ang Amerika at mga tao doon, at ang US Air Force ay isang elite organization. At ang pagpalipad ng F-16 fighter jet ay isang mahal na posisyon na nakuha ni Munisa dahil sa kanyang sipag at yaga, at nakamit niya hindi lang ang isang F-16 pilot, kundi malaking karangalan ang pagprotekta sa United States at ang mga kaalyadong bansa. At ang mga Pilipino ay proud sa iyo, Munisa. Ngayon si Munisa ay may asawa na at isang anak, at ang asawa niya ay isa ding piloto. At mayroon din tayong pinakaunang piloto na babae sa Philippine Air Force, siya si Sikal Lieutenant Catherine May Gonzalez. Siya ang pinakaunang babae sa Philippine Air Force na napili sa tinatawag na Aviation Leadership Program or APL ng United States Air Force. Ito ay scholarship ng United States Air Force para magbigay ng tinatawag na undergraduate training, at ang United States Air Force ay pipili sila ng piloto sa iba-ibang bansa, at si Catherine May Gonzalez ang isa sa napili. Ang naging inspirasyon ni Catherine May Gonzalez na maging piloto ay noong nakita niya mismo ang importanteng role na ginampanan ng isang piloto noong 2013 sa Buanga Siege na nangyari mismo sa kanyang bayan. Mula noon, naghahangad na siya na maging piloto, at lagi niyang naramdaman at pananabik na maprotektahan niya ang kanyang bayan laban sa mga insurgents. At dito kanyang naisip na mas malaki ang kanyang maitulong kung nandun siya sa taas, dahil vulnerable ang mga insurgents sa ganitong sitwasyon. Si Catherine May Gonzalez ay isa sa top 10 members on her graduation class sa PMA. At ang mga Pilipino ay proud sa iyo, Sikal Lieutenant Catherine May Gonzalez. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Joyful Nation, ni Alundra Jong, ni Phil Pulinar, ni Roger the Sniper on TV. Hanggang sa susunod, maraming salamat.